aking pong topic sa hapong ito ay may kinalaman din po doon sa dating panggagamot. Ako po si Dr. Joel Habile. Ako po ay Doctor of Medicine. Ako po ay nag-aral sa Europa at sa Vienna, Austria po at sa Malaysia. Ang training ko po ay Western Medicine. Subalit sa aking pag-aaral ng Alternative Medicine o nung tinatawag na Natural Medicine, napag-alaman ko na pati pala sa panggagamot ay merong tinatawag na dating panggagamot. Kung ang ating mga ninuno kung paano mang gamot. Ito po ang dating panggagamot, no? Yung father of medicine, si Hippocrates, siya po ay nabuhay noong mahabang panahon, no? 300 taon bago mabuhay si Kristo, 300 years before Christ, si Dr. Hippocrates po ang father of medicine. Ito po ang sabi niya, let food be your medicine and medicine be your food. Ibig sabihin, yan po ang dating paggagamot. Dapat yung ating pagkain po ay yun ang ating medisina. Wala po itong pinagkaiba sa kasabihan natin sa Ingles, you are what you eat. Kung ano po ang ating kinakain, no, yun po tayo. Kung tayo po ay mahilig sa baboy, sa bulalo, sa mga pagkain matataas na kolesterol, tayo po ay sakitin. Okay? Yun po yun. Isa pa pong manggagamot noong 17th century. Ito po ang dating panggagamot. Ang sabi niya, healing comes from nature and not from physicians. Ibig sabihin po ni Dr. Linnaeus, yung panggagamot po ay galing po yan sa Diyos. Yan po ang dating panggagamot. Galing po doon sa nature, no? Hindi po sa mga doktor na kagaya namin. Kami po ay instrumento lamang. Ang aming pong mga produkto sa DynaFarm, halos lahat po yan ay galing po sa nature, no? Mga galing po yan sa halaman. Nandun po kami sa tinatawag na herbal medicine. Ano po ang mga katotohanan tungkol sa herbal medicine? Unang-una, 80% na po ng lahat ng tao sa buong mundo ay gumagamit ng herbal medicine. Magmula doon sa pinakasimpleng sakit na sipon, ubo, sakit ng ulo, hanggang doon sa cancer, gumagamit po ang mga tao niyan. Hindi lang po yan. Isa pa pong katotohanan tungkol sa herbal medicine, 30% po ng mga gamot, ng mga drugs na binibili natin sa butika, yan po ay galing sa halaman. Sa Europa, meron po tayong produkto dito sa DynaFarm, tinatawag na Yi Ginkgo. Galing po yan sa halaman na Ginkgo biloba. Sa Europa po, yan po ang the most prescribed drug sa Europe. Okay? Sa Pilipinas, yan po ay food supplement. Kaya napakaswerte natin sapagkat hindi po natin kailangan maging doktor para po i-recommend yan doon sa mga taong nangangailangan sa mga may sakit. Okay? Pag-usapan natin ng very briefly, yung mga dahilan kung bakit po nagkakasakit tayong mga Pilipino. Konting background po, no? In general, yan po ang sani ng sakit. Yung accumulation of toxins. Kapag ka marami kang toxins sa katawan mo, dumadami po yung tinatawag na free radical sa katawan mo. Kaya po tayo tumatanda, kaya po tayo nagkakasakit. Cell. Okay? Ang tao po, ang human being, ay binubuo po ng about 100 to 200 trillion of cells. Okay? Ang simula po ng sakit ay isang cell lamang, kagaya ng cancer. No? Halimbawa, cancer po sa lungs, isang healthy cells po ang magiging cancer, magkakalat na po yan. No? Magiging cancer of the lungs na o cancer of the liver. Importante po malaman natin dito, yung importansya po ng tinatawag na nutrients. Ang ating pong cells ay kailangan ng nutrients, lalong-lalo na yung tinatawag na amino acids. Sapagkat hindi po makakagawa ng protina ang ating cell kung walang amino acids, no? Isa pa po, yung ating cell kailangan ng oxygen para po makagawa ng energy. Yan po ang development ng cancer. Ang cancer po ay nagsisimula sa isang cell lamang, isang normal, isang healthy cell. Pag nagkaroon ng tinatawag na mutation, nagbago yung kanyang genetic material, ganun po kabilis, no? Kung nakikita niyo sa slides, no? Hindi ko lang may paliwanag ng detalye, pero gusto kong sabihin, napakabilis po magkalat. Yung cancer, nagsisimula sa isang cell lamang, kaya kailangan nating alagaan po lahat ng cells sa katawan natin. Kailangan natin ng mga food supplements, no? Yung ating cell po, kailangan ng amino acids para makagawa ng protina. Sapagkat ang amino acids po, no? Diyan po galing ang protina na ginagawa ng ating mga cells. So, ang DynaFarm po, gumawa po ng produkto na mayaman po sa nutrients na amino acids, mayaman po sa protina. Ito po ang kahalagaan ng protina. Ito po yung mga protina sa ating katawan. Yung hemoglobin, albumin, nasa dugo natin yan. Yung hormones natin, no? Estrogen, progesterone, testosterone, insulin. Okay? Yan po ay mga protina. Yung mga enzymes po, no? Sa tiyan natin, pangpatunaw, yan po ay mga protina.
Antibodies po, panlaban sa mikrobyo, yan po ay protina. Yan po ang importansya ng ating protein. Okay? Ang Dynaform po, meron tayong produktong tinatawag na spirulina. Galing po ito sa halamang dagat, tinatawag na blue-green algae, no? Ang tawag po dito ng mga scientists ay superfood. Okay, superfood. Bakit superfood? Ito lamang po ang pagkain na galing sa nature na kumpleto doon sa lahat ng essential amino acids. Sampu po yung essential amino acids, kailangan po ng katawan natin yan. Hindi po kayang i-produce ng katawan natin yung mga essential amino acids. Kailangan po galing yan sa food supplements, sa mga pagkain. Yan po, pagkulang kayo sa protina, sa Africa po, napakarami po na merong kwashiorkor. Kulang sa protein. Protein deficiency disease. Yan po ang mangyayari, no? Kaya ang ginawa ng WHO, World Health Organization, yung mga kulang po sa protina sa Africa, napakarami po niyan, ha? Ilang daang libo ang namamatay, ha? Gawa ng kwashiorkor. Ang ginagawa po ng WHO, imbis na magbigay po ng mga protina, itlog, karne, doon sa mga bata sa Africa, binibigyan po ng spirulina. At gusto kong sabihin, ang sabi po ng WHO, ito na po ang sagot sa mahaba ng problema, no? Yung tinatawag na world hunger, ito pong spirulina. Napaka-importante po nitong, ito pong spirulina, meron po itong isang ingredients, yung tinatawag na picocyanin. Ito po ay anti-cancer, panlaban sa cancer. Kaya kung kayo po ay nag-take ng spirulina, meron po kayong panlaban sa cancer. Malala nyo, dun sa Russia, nung nagkaroon ng leakage itong nuclear power plant, after 10 years, yung na-expose po sa radiation, nagkaroon sila ng thyroid cancer, ha? Mahigit 200,000 tao po yon. Ano po ang ginawa ng Russian government? Hanggang ngayon po, ang Russian government, binibigyan yung mga tao po doon, no? Na na-expose sa radiation, yung mayroong mga thyroid cancer, spirulina. Yan po ang kanilang binibigay, sapagkat anti-cancer po yan. Hindi lang po para sa cancer, no? Pag-usapan natin yung iba pang produkto namin. Meron kami mga produkto na para hindi, para medyo ma-delay ang ating pagtanda, no? Anti-aging. Meron tayong anti-free radicals. Sabi ko po kanina, yan po ang dahilan kung bakit nagkakasakit ang mga tao. Meron tayong anti-cancer, no? Lung cancer, no? Napakarami pong Pilipino ang may lung cancer. Ako po ay nag-training noon sa lung center at talagang napakarami pong Pilipinong namatay, okay? Gawa ng lung cancer. Bakit? Anong dahilan? Basically, ang mga Pilipino, napakarami siyempre. No? Napakaraming Pilipino na talagang addict sa paninigarilyo. Alam natin po, sa isang stick po ng sigarilyo, 4,000 chemicals po yan. At sa 4,000 chemicals, 43 po dyan ang tinatawag na carcinogenic chemicals. Nagkukos po ng lung cancer. Napakarami rin Pilipino. Mga pasyente ko po sa Manila, napakarami po itong ganyan. Prostate cancer, ha? Yan po eh yung prostate. Nakikita nyo doon sa drawing. Yan eh, yung daanan ng ihi eh tumatagos doon sa prostate gland. Pag sinabing prostate cancer, no? Lumalaki yung prostate. Naiipit yung daanan ng ihi. Sakit po ito ng mga kalalakian habang tumatanda na. Pagka 50 years old na above yung kalalakian, lumalaki yan. Kaya nahirapang umihi. So mayroon po tayong mga food supplements na mape-prevent po ito. Kaya marami na pong kayong kilalang namatay dyan, ha? Mga politiko, mga artista, mga milyonaryo. Wala pong pinipili itong sakit na ito. Pero hindi po alam ng karamihan na ito po ay nape-prevent. Breast cancer. Napakarami pong mga Pilipina, mga kababayan natin babae, na meron pong tumor sa breast, sa suso. Yan po ay preventable ng mga sakit. Kung babalik tayo dun sa dating paggagamot, sa natural na paggagamot, magandang lifestyle, no? Healthy lifestyle, yan po ay maiiwasan. Ito po, no? Tayo mga Pilipino, yung mga Pilipino po, basically, mga manginginom, no? Mahilig uminom ng alak. And then, matakaw tayo sa drugs. Kaliwat kanan ang ininom natin mga drugs, na mga synthetic. Okay? Yung misuse and abuse of drugs, no? Ano pong ginagawa niyan sa katawan natin, sa alcohol? Nagkakaroon tayo ng liver cancer. Sapagkat yan po ang trabaho ng ating atay upang salain yung mga alcohol, yung mga drugs. Dini-deactivate po yan ang atay natin. Yan po sa habang buhay, ang trabaho ng atay natin, napapagod din po yan. Sobrang inom natin ng alcohol, sa sobrang dami ng drugs sa katawan natin, nagkakaroon tayo ng cirrhosis of the liver. At alam ko na marami kayong kakilala, kaibigan, mga inyong kamag-anak, no? Mga mayayamang tao, mga milyonaryo, namatay ng sakit ng cirrhosis of the liver. Walang nagawa po yung kanyang millions. Samantala, ito pong sakit nito ay preventable. May iwasan kung babalik lamang tayo doon sa dating panggagamot. Ang Dynaform po, sa pangunguna ng ating may-ari si Mr. Oi Ho Choi, ay gumawa po ng mga magagandang mga food supplements
para maiwasan po ito mga sakit na binabanggit ko. Unang-una, meron po tayong green tea, ha? Mababasa niyo po doon sa slide. Meron siyang epigallium catechin gallate. Yan po ay anti-cancer. Pine-prevent niyan po yung cancer. Kita niyo kung gaano po ka-powerful. 200 times more potent than vitamin E as anti-cancer food supplement. Para din po sa high blood dyan, no? Sa kalaman ng iba. Isa pa po ito, no? Itong grape seed, Yi Yang Yen. Ito po ay anti-cancer. Galing po ito sa buto. Sa buto po ito ng ubas. Yan po ang kanyang active ingredients, yung pro-anthocyanidin. Yan po ay panlaban sa cancer. Ito pong Yi Gano, ito po ay anti-cancer din. Lalo na kung meron kayong tinatawag na benign prostatic hypertrophy, isang uri ng tumor sa prostate, lumalaki, although benign po yan, yan po, pangkaraniwan sa mga Pilipinong 50 years old and above, lumalaki po yung prostate gland. Napakabisa po nito, no? Yan pong Yi Gano. Galing po ito sa mushroom, ang tawag eh, Ganoderma lucidum. Nung unang panahon, sabi ko, ano, doon po sa China, pagka mayroong sakit po yung hari, ito po ang binibigay nila. Ang tawag po dito ng mga Chinese, Medicine of the Kings, para lamang sa hari ito. Pero napakaswerte po natin, we're very lucky, no? Through Mr. Uy, no? Yung kanya pong laboratorio, gumagawa po tayo. Meron po tayong laboratorio ng Ganoderma lucidum, doon po sa Penang, Malaysia. Napakalahawak pong lupain nyo, no? About 17 hectares. Yun lang po ang ginagawa. Samantalang nung unang panahon sa China, para sa mga hari lang yan. Eh ngayon po, lahat tayo, hari at reyna na. Because of Mr. Uy, maraming salamat sa kanya. Meron po tayong Ganoderma coffee, yung mahilig magkape. Siyempre, pag sinabi niyong kape, sinasabi ng doktor, bawal. Bawal. Pag may sakit ka sa puso, bawal yan. Okay, may sakit ka sa kanto, bawal. No? Pag sinabing kape. Pero ito pong kape na ginawa ng Dynafarm, baliktad. Pag meron ka sakit, uminom ka nitong Ganoderma coffee, uminom ka nitong aming Tongkat Ali coffee, sapagkat ito po ay nakakatulong sa may sakit. Yun pong kagandahan, kasi basically tayo mga Pilipino, mahilig tayo magkape. Ang problema, sinasabi na yung mga doktor, bawang magkape. Ito pong solusyon. Para masatisfy yung ating kultura na mahilig tayo magkape, at same time, sakitin tayo, meron tayong high blood, ito, pwede na tayo magkape, ha? Meron tayong Ganoderma chocolate sa mga bata, Ganoderma coffee sa mga tatanda. Pinag-usapan ko po kanina, yung cancer sa atay, ha? Cirrhosis of the liver. Napakarami pong Pilipino, ha? Dangdang libo ang meron pong sakit sa atay. Ito po ang solusyon, no? Dating paggagamot, galing sa halaman. Meron po kaming produkto na tinatawag na milk thistle. Okay? Ang laman po niyan, yun, silimarin, ha? Ano pong ginagawa nito? Pine-prevent niya na magkaroon tayo ng cancer sa atay. Kaya yung mga manginginom, no, na kababayan natin, bigyan nyo ng advice. Mag-take ka on a regular basis ng milk thistle galing sa Dynafarm para maiwasan po yung tinatawag na cirrhosis of the liver. Sapagkat alam po natin, napakarami na pong namatay ng mga Pilipino, mga milyonaryo, walang nagawa yung pera nila. Samantalang ito po ay nape-prevent. Ngayon, pag-usapan natin yung importance of oxygen, kung gaano kahalaga ang oxygen para maiwasan yung mga sakit. Yan po ang function ng ating circulatory system. To deliver oxygen sa lahat ng cells, para mabuhay yung cells, and then to remove waste products. Okay? Kaya napaka-importante na maganda yung daloy ng ating dugo. Ito ang dahilan kung bakit hindi maganda ang daloy ng dugo nating mga Pilipino. Okay? Hindi maganda yung delivery ng oxygen, hindi rin maganda ang pagtanggal ng waste products. Okay? Ang mga Pilipino, ang kanilang dugo sa panahon ngayon, parang stagnant, no? Ilog na hindi gumagalaw, marumi. Ang ilog na gumagalaw, malakas ang agos, malinis po. Dapat ganoon ang ating dugo. Ito po mga dahilan kung bakit marumi ang ating dugo. Polluted po ang ating hangin. Nilalanghap natin, pupunta sa baga natin, didiretso sa dugo natin, kaya dumudumi. Pangalawa, unhealthy dietary habits. Yung ating hilig sa pagkain, sa taba, cholesterol, baboy, lechon. Ano po nangyayari? Nagkakaroon tayo ng tinatawag na atherosclerosis. Nagde-deposit sa ating arteries, yung taba. Kita nyo yung slide dito, no? Kulay dilaw. Mga taba po yan. Ang ginagawa niyan, kumikipot yung daanan ng ating dugo, yung arteries. Hindi gumaganda yung daloy. Ibig sabihin, yung oxygen supply po sa cells natin ay naapektuhan, kukunti lang. Kaya nagkakaroon tayo ng mga kasakit. Kasama cancer po dyan, ha? Siyempre, pagka nag-deposit na yung mga taba sa ating blood vessel, titigas po yan. Magkakaroon tayo ng high blood, hypertension, ha? High blood pressure. Tumataas yung presyon ng dugo sa loob ng ating matigas na blood vessel gawa ng nag-deposit na yung mga taba doon. Hindi lang yan. Magkakaroon tayo ng heart attack. Okay? Alam nyo naman yung heart attack. Bigla na lang, tridor na sakit yan. Bigla ka na lang babagsak. Bakit?
Kasi yung iyong lifestyle, yung pagkain mo ng mga taba na yan, sa mahabang panahon, no, pag nagbara na yung coronary, yung ugat sa puso, sumara na, wala nang oxygen supply, yan, magkakaroon ng heart attack. So, anong solusyon? Solusyon? Detoxification. Ilinisin natin ang ating dugo. Paano? Yan po, meron tayong mga produkto from Dynapharm na pangpalinis po ng dugo para maiwasan po yung mga sakit na high blood, heart attack, stroke. Dalawa po ang ating pampalinis sa dugo. Ito po ang una. Ang una po, meron tayong chlorophyll. Okay? Napakabisa po yan. Galing po yan sa halaman, mga gulay, no? Galing po ito sa alfalfa at sa guarana. Galing po sa alfalfa. Mabisa po itong alfalfa, itong chlorophyll, doon sa mga merong arthritis, no? Kasi alkaline food siya. So, naiwasan niya yung formation ng uric acid. Kasi alkaline food po siya, no? Ito ang pinaka-importante po dito, no? Ito pong chlorophyll na merong alfalfa, kinakayod, nililinis niya po yung mga nakabarang taba sa ating blood vessel. Dahan-dahan lang, magtsaga lang kayo sa pag-inom nito. Napakasarap po nito, no? Liquid po ito, isang kutsara po ng chlorophyll, ihalin nyo sa isang basong tubig. Napakasarap na lasa. Araw-araw po, uminom kayo ng mga 2 hanggang 3 baso po. Napakaganda po sa kalusugan, no? Nililinis niya, kinakayod po nito mga minerals na yung nababasa nyo. Yung alfalfa po, mayaman po sa mga trace minerals na nababasa nyo. Kinakayod niya dahan-dahan yung mga nakadeposit na mga taba doon sa ating arteries. Therefore, napipigilan, napiprevent po yung heart attack, yung atherosclerosis, tsaka yung stroke na ikinamamatay ng libu-libong mga Pilipino. Okay? Preventable po. Ikalawa, yung ating chlorophyll po, merong guarana. Okay? Isang uri ng haraman din ito. Ang ginagawa nito, iniiwasan niya na mamuo ang ating dugo. Kaya kayo inaatake sa puso, namumuo ang dugo, bumabara doon sa ugat na barado na nga. Kaya nagkakaroon ng heart attack. Ang ginagawa po nitong chlorophyll, eh, kanyang pinapalabnaw, no? Iniwasan niya mamuo ang dugo para maiwasan yung heart attack. So, ano ginagawa nitong ginkgo, ginkgo biloba? Pinapabuka niya yung ating mga arteries. Okay? Pinapabuka niya para gumanda yung daloy ng dugo sa buong katawan natin, ha? Sa puso at sa utak para ma-prevent yung heart attack. Ito po, no? Yung mga health benefits ng ginkgo o ginkgo biloba. Mabisa po ito dun sa mga ulyanin, ha? Yung merong tinatawag na dementia, cerebrovascular insufficiency, yung mga antukin, ulyanin, hindi maganda memorya. Mabisa rin ito dun sa mga sakit sa kalalakian, yung mga may tinatawag na erectile dysfunction. Mabisa ito sa asthma, sa migraine, dun sa mga may dysmenorrhea, mga kababaihan, no? O, in general, yan po ang ginagawa niya, no? Pang blood cleansing. Chlorophyll tsaka yung ginkgo, kinakayod niya yung ating blood vessel para luminis, para maiwasan ng heart attack. Pinapabuka niya yung ating blood vessel para maganda yung daloy ng dugo. Ang mangyayari, gaganda ang blood circulation natin, maiwasan niya mga sakit sa puso. Una, blood detoxification, palinis ang dugo. Ikalawa, linisin natin ang ating bituka para maging healthy tayo. Ito po yung dating paggagamot, paano tayo maging healthy. Ito po yung pag sinabing probiotics, pinag-usapan dito yung importance ng good bacteria, digestive system, ha? Linisin natin ang ating bituka. Ito po ang ating bituka, konektado sa ating environment. Sisimula yan sa bunganga, butas. Mag-e-end dyan sa ating anal opening, butas. Kaya continuous siya sa ating environment. Kung marumi po ang ating kapaligiran, marumi din ang ating bituka, marami tayong sakit. Yan ang dahilan kung bakit dumudumi ang ating bituka, kung bakit tayo nagkakasakit. Unang-una, polluted ang ating mga tubig, mga pagkain, ha? Alam nyo naman yan. Noong unang panahon, noong high school ako, wala pang bottled water. Ngayon, ang tubig, binibili na, di ba? Tama? Mas mahal pa sa soft drink. Kasi alam natin na yung tubig natin, hindi na malinis. Yung ating pagkain, contaminated, polluted, punong-puno ng mga preservatives, mga processed foods na tinatawag, ha? Mga nitrites, nitrates, etc., etc., etc. Yan po ay nagpaparumi ng ating bituka, kaya po tayo nagkakasakit. Ito po ang malusog na bituka. Dapat maraming good bacteria. Dapat konti lang ang bad bacteria. Yan po, ha? Ang good bacteria, nagpo-produce ng natural antibiotics. Hindi po alam ng mga Pilipino yan, ha? Ang alam nating antibiotics, yung mga binibili sa butika. Yung mga bad bacteria, nagpo-produce po ng toxins. Yan po ang dahilan kung bakit nagkakasakit tayo. Kaya importante na marami tayong good bacteria sa ating tiyan. Pagka marumi bituka, yan. Magkakaroon tayo, ha, mga kababaihan, lalong-lalo na. Ito ang dahilan kung bakit paulit-ulit ang UTI ng babae, ha? Chronic. Pag sinabing chronic UTI, pabalik-balik. Buwan-buwan, meron ka nalang UTI, infection sa ihi. Bakit? Marumi ang bituka. Sobrang dumi ng bituka, marami ng bad bacteria. Bumababa po yan.
doon sa anal opening. Pupunta sa vagina, magkukos ng vaginitis. Pupunta sa danang ihi, magkukos po ng UTI. Pabalik-balik siya. Punta ka lang punta sa doktor mo, restahan ka ng antibiotic, gagaling ka, pero after 2 months, meron ka na naman. Hindi po matumbok ng doktor ang root cause, ang pinakadahilan. Ang pinakadahilan po, marumi ang bituka, no? Kulang na sa good bacteria. Ang solusyon, palitan mo yan ng maraming good bacteria. Pagka marumi ang bituka, wala ng good bacteria, magkakaroon ka nito. Peptic ulcer. Okay? Hyperacidity. Marami pong Pilipino may ganyan, no? Kaya marumi ang bituka. Kaya ang dahilan po, marumi ang bituka. Ang solusyon, linisin mo, no? Colon cleansing. Uminom ka ng maraming good bacteria. Napaka-common. Napakarami kong pasyenteng ganito, ha? Yung tinatawag na vaginal candidiasis. Ang dahilan niyan, ang root cause, ay maruming bituka. Doc, ano ho yung vaginal candidiasis? Ito po ay isang uri na sakit sa vagina. Fungal infection sa vagina. Masyado makati, ha? Kumakati ang vagina, may lumalabas na discharge, no? Anong kinalaman niya sa bituka? Okay? Yan po ang normal, healthy na vagina. Dapat po maraming good bacteria. Sapagkat ang good bacteria po ay nagpo-produce ng maraming lactic acid. Yung lactic acid po, acidic po yan, hindi nabubuhay yung mga bacteria, hindi nabubuhay yung mga fungi na nandun po sa vagina ng mga kababaihan. Okay? Yan po ang dahilan kung bakit na-invento yung tinatawag na mga feminine wash na ginagamit ng mga kababaihan natin. Pero tingnan nyo yung feminine wash na ginagamit nyo, yung label sa likod, pare-pareho po ang laman yan. Nakalagay doon, lactic acid. Ibig sabihin, dyan po na-invento ang feminine wash. Kaya mga drug companies po, gumawa ng lactic acid, commercial. Hindi alam ng ibang mga tao, kapag healthy ang ating bituka, marami tayong good bacteria sa vagina, no? Nagpo-produce po ng lactic acid, yung ating friendly bacteria. Kaya hindi tayo magkakaroon itong sakit na ito. Pagka marumi bituka, magkakaroon tayo ng tumor, tumor sa intestine, cancer. Ito po eh, napakaraming Pilipino may ganito. Kasi yung ating dietary habits po, hindi maganda, ha? Tsaka wala ng good bacteria sa ating tiyan. Okay? Ito po ang dahilan kung bakit pag malinis ang ating tiyan, punong-puno ng friendly bacteria, uminom tayo ng food supplements sa maraming good bacteria, hindi tayo magkakaroon ng cancer sa bituka. Ano? Yan po, ang kanyang mechanism of action. Ang solusyon sa mga sakit na binanggit ko, preventable po yan, maiwasan. Paano? Ito po, colon cleansing, detoxification. At napakaswerte natin sapagkat yung Dynapharm po, gumawa ng mga natural na produkto na panlinis po ito ng bituka para hindi tayo magkasakit. Gumawa po tayo, yung Dynapharm, ng produkto tinatawag Proline Colostrum. Yan po ay may lamang good bacteria, okay? At meron siyang colostrum. Colostrum, ito po yung gatas ng nanay, bagong panganak, no? Yung kulay dilaw na lumalabas. Punong-puno yan ng antibodies panlaban sa infection para sa bata. Ang problema, mga bata lang makakabil yan. Tayo matatanda, hindi makabil. Pero ang Dynapharm po, kami, gumawa po kami ng colostrum. Meron na siyang friendly bacteria para luminis yung atin tiyan. Meron pa tayong antibodies, no? Para hindi tayo magkasakit. Meron tayong yogurt, ha? Palagi nyo naririnig ito nung magmula nung kay bata pa. Subalit, hindi po ito yung yogurt na palagi nyo naririnig, ha? Ang laman po nitong yogurt na ito, dalawang klaseng friendly bacteria, mababasa nyo po doon sa slide, no? Yan po, yung Bifidobacterium longum. Longum, longevity, pampahaba po ng buhay yan, ha? Sa mga pag-aaral, pagka marami kayo sa tiyan mo, no? Ahaba ang buhay mo. Pampalinis sa bituka, una po, Proline Colostrum. Ikalawa, high fiber. Okay? Ito po, no? Punong-puno po ito ng nutrisyon, ha? Yung ayaw tumaba, yung nagpapaslim, pero ayaw nyo mawala ng nutrisyon, ito po ang i-take nyo, ha? Meron po itong friendly bacteria, punong-puno sa nutrisyon, hindi kayo tataba, pero kompleto kayo sa nutrisyon. Lilinis pang bituka nyo, sapagat mataas po ito sa fiber, no? Hinahagod niya, nililinis niya yung mga toxins na nag-accumulate sa ating bituka sa mahabang panahon. Kung gusto niyo gumaba ang buhay ninyo, ito po ah, uminom kayo ng maraming friendly bacteria na ginawa po ng Dynapharm. Yogurt, Proline Colostrum, tsaka yung ating high fiber, no? Ito po, napatunayan na yan, no? Ito ang dating, sabi ko nga, ito ang dating panggagamot. Sapagkat noong 1908 pa lang, no? Itong scientist na ito, si Dr. Metnikoff, nanalo siya ng Nobel Prize. Alam niyo naman kung gaano ka-prestigious yung Nobel Prize. Ito po si Dr. Metnikoff, no? Isang Russian doctor, no? Siya po, napansin niya doon sa Europa. Merong isang maliit na village doon, no? Yung mga farmers. Napansin niya, yung buhay ng mga farmers doon, napakahaba. Ang pinakamaikling buhay, 140 years old. And then, may umabot pa ng 260. So, nagtataka si Dr. Metnikoff, bakit mahaba ang buhay? Pumunta siya doon sa Bulgarica na yon. At pinag-aralan niya yung kultura, yung lifestyle ng mga tao. Ang kanyang natuklasan ito. Napansin niya,
meron silang iniinom, parang fermented na juice. Pinag-aralan niya yon. Nakita niya, punong-puno ng friendly bacteria na ginawa, parang ginawa ng Dino Farm, parang ganun. Sabi niya, ito ang dahilan kung bakit mahaba ang buhay ng mga tao. Malinis ang kanilang bituka. Okay? Kaya kung gusto niyo pong humaba ang buhay niyo, mag-take po kayo ng mga probiotic products po ng Dino Farm. Para sa may mga arthritis, no? Napakaraming Pilipino, matatanda. Kay bata ngayon, nakakita kami ng arthritis, ha? Meron tayong produkto magaganda. Ayan, ha? Arthritis. Napaka-common, ha? Siguro, mga 8 out of 10, ha? Pag 60 years old above, meron ng arthritis. Sakit po ito ng mga Pilipino. Ang Dino Farm po, gumawa ng produkto po para sa inyo, ha? Meron kaming tinatawag ng produktong sea cucumber. Meron po itong analgesic, ha? Pain reliever, at the same time, anti-inflammatory para sa pamamaga. Alam nyo ba na itong sea cucumber is about 25 times more powerful than aspirin as pain reliever. Kaya kung meron kayo arthritis, no, na masakit, namamaga, i-take nyo po ito, napakabisa. Malinis ng dugo nyo, malinis ang bituka, ang susunod, dapat kumpleto tayo sa nutrients. So, papasok yung nutritional therapy. Useless po ang malinis ng dugo, useless ang malinis sa bituka, okay? Kung wala naman tayong nutrients, tama ho ba? Tama ba? Tama, no? Kaya ang Dino Farm po, gumawa ng mga food supplements na mayaman po sa nutrisyon. Yan po, meron tayong bee pollen. Kompleto po sa vitamins and minerals yan, ha? Okay, kahit mga buntis, pwede mag-take nito, no? Napakaganda sa mga pasyente ko, ginagamit ko ito. Spirulina, sinabi ko kanina, kompleto yan sa nutrients, amino acids, proteins, no? Meron tayong nonic care, ha? Mga misis, mga miss, yung ayaw tumaba, pero at the same time, gusto niya ng nutrisyon, ito po ang solusyon, ha? Ito ang breakfast ninyo. Mayaman sa nutrients, vitamins, minerals, nutrients, no? At the same time, meron siyang Morinda citrifolia. Ano ba yan, Doc? Pampatas ang immune system, ha? Hindi lang yan. Ang Nonicare, merong anti-tumor, ha? Okay, may damnakantal yan, no? Para hindi ka magkaroon ng cancer. Ito po, sa mga dahilan kung bakit tayo nagkakasakit, araw-araw, oras-oras, minuto-minuto, every second, exposed tayo dyan sa mga mikrobyo. Bacteria, virus, parasite, no, etc., etc. So, meron tayong kasabihan, ay, mababa ang kanyang immune system, ang kanyang resistensya, kaya sakitin ang kanyang anak. Totoo yun, ha? Wala tayong panlaban, wala tayong mga sundalo sa ating katawan. Antigen, ano ba itong antigen? Yan po, ang mga antigens, ha? Pag sinabing antigens po, mga foreign bodies, kagaya ng bacteria, kagaya ng fungus, kagaya ng virus. Mga foreign bodies na pag pumasok sa ating katawan, magkakasakit tayo. Kaya importante yung ating mga immune cells, no? Lymphocytes, neutrophils, mga parang pakban yan, kinakain yung mga bakterya, mga mikrobyo sa katawan natin. Yan po, yung mga ating immune cells. Antibodies po yan, ito po eh, dumidikit sa mikrobyo para patahin yung mikrobyo. Yan po ang ginagawa ng ating immune cells, immune system. Yan, nakita nyo, antigen antibody. Nag-aaway silang dalawa, no? Siyempre, bida dyan yung antibody, no? Ngayon, para hindi tayo magkasakit, no? Ang Dino Farm po, gumawa ng pangpataas ng resistensya. Meron tayong Dynatonic. Yung mga anak po ninyo, kung sipunin, ubuhin, palagi nila may sakit, painumin nyo itong Dynatonic, ha? Okay, ano ba ito? Yan po, galing po sa Chinese herbs ito, ha? Chinese medicine. Okay? Ang ginagawa po niya, no? Pinaparami niya ang immune cells, yung mga sundalo ng ating dugo para kainin yung mga mikrobyo. Kaya yung marami po akong pasyente sa Manila, ubuhin, sipunin ang kanila anak, pumunta sa lahat ng ospital, sa lahat ng doktor, di gumagaling. Ito lang palang solusyon, Dynatonic. Okay, tandaan nyo po yan, Dynatonic, napaka-importante. Ito po, meron tayong mga tinatawag na tea tree oil products. Napakaganda po ito, ha? Antibacterial, antifungal, antiparasite. Meron tayong tea tree oil toothpaste. Sipilyo, pang sipilyo, no? Toothpaste. Meron tayong tea tree oil gel. Meron tayong tea tree oil lotion. Feminine wash, meron din tayo, no? Ano ba yung tea tree? Gusto kong bigyan ng emphasis, ha? Ang tea tree oil po, merong antibacterial, antifungal properties. Ito po, yung mga bakterya, yung mga fungus na pinapatay niya, ha? Iba dyang bakterya, bakterya nagkukos ng pigsa, ng tigawat, ng atlas foot, no? Alipunga, okay? Yung mga bad breath, etc., etc. Ito po, ang kanyang mga gamit, no? Tingnan nyo, ha? Tea tree oil products namin, ang Dino Farm, napakaganda, no? Acne. Meron tayong tea tree oil gel. Kung meron kayong tigawat, meron kaming tea tree oil gel. Napakagaling po, ha? Then, oral thrush. Yung fungal infection sa bunganga. Maganda po yan sa mga anak ninyo, ha? Ang gamitin yung toothpaste, yung tea tree oil toothpaste. Challenge ko kayo. Kung ayaw niyong bumili, manghira muna kayo. Meron na itong gumagamit. Sa gabi, mag-toothbrush kayo. Gamitin nyo yung toothpaste namin, tea tree oil toothpaste. Kinaumagahan, pagising nyo, malalasahan nyo pa rin. Ganun kaganda ang produktong ito. Okay? Yung mga maraming singaw, palagi nagkakasingaw, buwan-buwan may singaw, subukan nyo, napaka-effective, ha?
Ito, proven na, ha, sa mga pasyente namin sa Manila, no? Pinapedis, yung may mga alipunga. Di ba? Alam niyo alipunga, ha? Okay? Isang may alipunga lang dito, magubad ng sapatos. Lahat tayo dito, mga kamoy, ganun kagrabe yung sakit yan. Pero meron tayong tea tree oil gel, ha? Okay? Napakabisa para sa fungal infection. Sa mga burns, insect bites, no? Vaginal infection, napakabisa po ng ating tea tree oil products. Ye garlic, no? Ang garlic po sa Tagalog, bawang. Ang ginagawa natin mga Pilipino, ano? Siyempre, panluto ang bawang, no? Hindi natin alam, napaka-powerful po na antibiotic yan, ye garlic. Okay? Hindi lang yan, ha? Tayo mga Pilipino, sinasabit natin sa bintana yan. Lalo na kung November 1. Pero hindi natin alam, napakabisa po niyan para sa mikrobyo. Yan po, no? Antifungal, no? Para doon sa may mga vaginitis, no? Ye garlic. Capsule po ito, iniinom. Napakabisa po, no? Doon sa may mga, kwan, ha? Sa may mga virus, no? Sipon, sipunin, ha? May mga influenza, napakabisa po nito. Pati may mga bulate, ha? Okay? Stress, ha? Ito ang sakit, modernong sakit. Maraming Pilipino sa Manila, ha? Traffic, no? Stress, nagkakasakit. Ang traffic sa Manila, kwan eh, mga tatlong oras pag minalas-malas ka. Kasi maabot pang apat na oras pag baha, no? Stress. Stress sa trabaho, sa pamilya, sa asawa, etc., etc., no? Stress. Nakakakos po ng sakit yan, no? Ang ginawa po ng Dynapharm, gumawa po ng mga produkto na panlaban po sa stress. Tumaas yung ating tolerance sa stress. Meron po tayong tongkat ali, ha? Napakabisa niya, no? Kung estudyante ka, nagpupuyat ka, gusto mong tumagal yung haba ng aral mo, tongkat ali coffee, ha? Napakaganda ho niya, ha? Yung mga managers dito, nagtatrabaho sa opisina, kape, tongkat ali, napakasarap po ng lasa niyan. Para kayong uminom ng kape sa Starbucks, pero napakamura. Hindi lang yun, gamot ho yan. At hindi siya bawal sa high blood, sa diabetes, no? Sa may mga rayuma, may mga arthritis, ha? Okay? Tune-tunelada po ang tongkat ali ang inuubos po ng mga Pilipino na galing sa Dynapharm sa buong mundo. Ganun po kabisa yung kape na yan. Mag-take kayo nito mga ginseng products ng Dynapharm, ha? Meron kami yung Panax ginseng. Gusto ko magtapos, oh. Ang produkto po namin, panlinis ng bituka, panlinis ng dugo. Detoxification po ang tawag dyan, no? Para maiwasan yung mga sakit. Youthfulness, pampabata, ha? Para hindi kayo basta-basta tumanda, ha? Meron tayong grapeseed extract, meron tayong green tea, ha? Para hindi kayo magkaroon ng cancer, no? And then nutritional, mayaman sa nutrisyon. Meron kaming bagong labas sa produkto ngayon, yung tinatawag na multivitamins with lysine, no? Okay, napakaganda sa mga bata po yan, no? Meron tayong non-cereal, high fiber, no? Alternative way, ha? Ito po yung sinasabi kong ang dating paggagamot. Ang ating po mga ninuno, ang dating paggagamot, galing po sa nature. Bumabalik po tayo. Preventive. Huwag nating hintahin na magkasakit tayo ng sakit sa puso. Atakayin sa puso, magkaroon ng stroke, no? Magkaroon ng cancer. Sapagkat itong mga sakit ito ay nape-prevent, may iwasan. Sa paggamit ng mga produkto po na natural, na galing sa halaman. Holistic. Pag sinabing holistic, hindi lang po kami nagbibigay ng mga na gumagawa ng magagandang produkto, ha? Para sa katawan. Holistic, ibig sabihin, pati yung ating spiritual, ito po, napaka-importante, no? Kasi ang ultimate po, ano nang gagamot yung ating po may kapal. Yun po ang ating great physician, no? So, holistic ang aming approach, no? Kagaya ngayon, ito po ay part ng aming public service. Magandang lifestyle, paniniwala sa Panginoon, and then, syempre, public service, no? Community, service-oriented. Okay? Affordable, ha? Napakamura. Napakamura na, napakabisa pa. Ito po yung dating paggagamot, no? And then, siyempre, research-oriented kami. Patuloy po ang Dynapharm na gagawa ng magagandang produktong natural para po sa kalusugan ng mga Pilipino. Maraming salamat po sa inyo lahat.